Okay guys, what's so, up? Magbablog na naman kami. Mag-ano kami ngayon? Mag-tutorial ako, tutorial kung paano mag-shoot ng wedding. So, let's get it on like a Pontiac. Okay, dyan namin sa hotel. Asa kuhat? Wedding? Ano niya? So, narapod ako ng second shooter. Andito na yung second shooter ko. So, mamaya mag-ano tayo. Hey, bro. Hi. Oh, nasi niya. Hi, vlog. How are you? Oh, napaw na. Ay, nana ka. Paman, hello, what's up, what's up? Hi, guten morgen. Hello. Pagyat gamay. Ano na yung ipon si Ninya, oh? Kailan mo dito yung ipon? Atay, dali araw yung tubo. Si Rippy Reggie, inom, ana. Ay, sakto harag yun akong desisyon nga, alas 9 bimore. Dapat chatan, ganito ka na, mga musayo ka din. Wow, wag mo sumo din, malimpyo. Alas 5, sige mo ako rin. First part po, magdi-details muna kami. Mga sing-sing. Bouquet. Ayan, sing-sing, bouquet, and mga susote ng groom at ng bride, yung sapatos, yun, yung mga details, lahat. So, maya naman, picture muna kami ng details. Tapos, yun. Hindi ako takang lugar. Groom, tsaka ano naman, tsaka bride mamaya. So guys, ayan, nagpipicture na ako sa Sing Sing. Nagre-ring shot ako. So, bigyan ko lang kayo ng konting idea guys. Kahit saang view, maghanap na lang kayo. Kahit saan na ano. Yung mga bagong photographer dyan. Kasi yung kalimitan na nawawalan tayo ng idea eh. So, hanapan na lang kahit sa mga bulaklak, sa bouquet, o di kaya sa may mga bintana, sa hagdanan. Kung hindi pa tayo pareho ng iba na merong mga ano talaga, yung mga gamit na para sa ganyan. Okay guys, tapos na kami magpicture mo na kabaksir. Hindi kami nakabit video. Shout out Darius videos. So, pinabihis na namin sila ng long-on slave, no? Ipicture na kami. Kanina, hindi kami naka-video. So, after na mga boys, mag-picture, mga girls naman mamaya. Kasi mga boys, relax na. Hindi na kasi kailangan mag-makeup ng mga lalaki. So ayan guys, nagpipicture na ako sa mga lalaki, yung groom, groomsmen at saka yung best man. And guys, bahala lang nga pala, minsan kasi masyadong marami yung ano yung mga abay, ano. And minsan din naman konti. So ang pinaka the best talaga na pose nila na yung parang pang men in black, yung ganito, yung mga nakapira, may naka-triangle sila, ganun. Minsan naman gumawa ka rin mga fan shots, yung bubuhatin kunwari yung groom. And ganun din naman sa mga babae. Kung ano yung mga, mag-search ka lang kung ano mga pose, pero lagyan mo talaga ng mga ano, parang formation na parang sasayaw silang lahat. Ayan, no. Ganyan guys, so katagalan din na nagpipicture ka, masasanay ka at malalaman mo rin kung ano yung mga dapat gawin. Tsaka, mas maganda pag unahin talaga yung mga boys, kasi yung mga boys kasi, diretso na bihis yan eh. Yung mga girls, magbi-makeup pa yan. So, habang nagbi-makeup yung mga babae, eto ha, dapat yung mga boys pinipicturean mo na. Yung groom, dapat yung groom din. Yung most especially talaga. Tapos yung mga babae, unahin mo muna yung bride. So, the idea is dapat meron silang mga solo pictures. Kahit sa bed mo na lang picturean yung bride. Saka dalhin mo sa labas ng hotel. Kung wala namang magandang view sa labas, edi doon na lang sa kwarto, sa bed na lang, parang ano, para mag-happy-happy na lang sila. Basta mag-isip ka lang ng maraming idea at mag-search ka lang sa YouTube tsaka sa Google ng mga picture. Yan. Matututo ka rin dyan. Ako nga nung una kong prenup, cellphone pa yung gamit ko. Hanggang sa naging apprentice ako ng ano, photographer. Pero ngayon, amateur pa rin ako. Hanggang ngayon, nagpa-practice pa rin ako. Kaya nagbibigay ako ng mga tips sa mga amateur na katulad ko. And dapat marunong kayo makipag-usap sa tao guys. And kahit konting patawa na rin. Kasi para hindi ma-awkward yung mga pinipicturan mo. Para tumatawa rin sila at ngumingit eh, ganun. So, ayan guys. I hope na may nakuha kayong idea doon. This is our groom for today. So, yung groom naman, tsaka yung best man. The beast man. So, yung ano lang, yung mga kobol lang na ginagawa sa mga pictures na nakikita nyo. Ganun lang guys. Ganun lang guys. Okay.
So ayan guys, pinapa-post ko lang siya na parang inaayos yung necktie, yung botay niya, ganon. Kung ano-ano lang, basta magkasama lang sila dyan sa picture. Basta pa-post niya lang. Tapos pag wala kayong ibang maisip, mag-search kayo ulit sa Google. Yan, nandyan lahat yan. Kung ano-ano dyan. Tapos ito guys, yung ginagamit kong ano, camera 6D na Canon. Tapos yung lens ko, ano yan, 2470 for wedding talaga yan, ganyan. Yan yung lagi kong ginagamit kasi easy lang eh. Hindi ko na kailangan magpalit-palit ng lens, tsaka hindi ko na kailangan ng tigda-dalawang camera na bit-bit kasi medyo mabigat din. Yung isang camera ko, 1D yun. And then, yan. Andito na kami sa bride. So after sa mga boys, after ng mga boys, picture niyo yung mga groomsmen, yung mga makabaloy, yung groom, tsaka yung ano, ang tawag doon yung... Ano tawag ko sa best man. Dito naman kayo sa ano, sa bride. Tapos pagkatapos ng bride, yun, lahat na sila. Sa room na lang, pag walang ibang space. Okay, and 1, 2. So dito sa bride guys, eh medyo madilim dito sa ano, sa kwarto nila. So ang ginawa ko, gumamit ako ng trigger na hiniram ko kay Boss Joseph, tsaka yung flash, binounce flash ko lang sa kisame para hindi masyadong ano, matapang yung ilaw, hindi masyadong parang tinamaan talaga siya ng ilaw. So para medyo soft lang din. Kung gusto niyo makita yung mga pictures ko guys, nasa page ko, nasa dark light image. Yan, sana ma-search nyo and follow nyo. And yan guys, kung ano-ano na lang pinagpa-post ko yan. Yung parang mga tipong, ano pa tawag dito? Yung parang pang FHM tuloy. So yan guys, yan. Yung mga ganyan yung mga palagi kong pinapa-post sa mga client ko. Ewan ko, parang yun lang din yung mga parang gusto kong post nila eh. Kasi yung ibang mga nakikita ko sa mga picture, hindi ko kaya. Eh, hindi kaya ng gamit ko. Pero, pag ano talaga, pag yung talent mo na talaga yan, katulad ni, ano, ni Sir Warren, kayang-kaya niya kahit nga dati pa. So, yan. Yan lang ma-advise ko muna sa inyo. And importante talaga guys na dapat patawanin niyo talaga ng konti yung ano, yung bride natin para mag-smile talaga. Tapos dito nasa church na kami. Hindi na ako nakapag-vlog kasi na busy na talaga. And ito yung reception namin and decorated by Jay's Sign Decoration by Jeffrey Otero. And yung ano namin to, yun yung ano namin, MC si John Renz at si Kuya Alex at si DJ Biani sa Sounds and Lights. At dito naman, magtatapos na yung vlog natin. Yan, nagsasalita ako dyan kung ano-ano na lang kasi hindi ko na talaga ako makapag-vlog. And, yun guys, yan, sumasayaw yung mga bata. And dito na lang talaga yung ano ko. Kasi yung mga music dito, baka kasi makapiright ako kaya sinilent ko na lang at saka nag-voiceover na lang ako. And thank you for watching guys. And itong mga batang to, nakakatuwa to. Nakakatawa kasi ang gagaling sumayaw. At anak pala yan ng bride at groom natin, yung babae. Ang cute ng batang yan. Nagti-TikTok sila. At ito guys, nagpapasalamat na sa mga wedding suppliers, si Sir John Renz Muntiman, sa team namin, sa Noreen Gowns and Events, and sa aming makeup artist, si Ian Mark Remanes, and sa decoration, J-Sign Decoration by Jeffrey Otero, and sa GCM Catering by Chona Herones, and sa Sounds and Lights, Alex Simafranca and DJ Biani, yung DJ niya. And then, syempre sa akin, yours truly, Dark Light Image by Daryl Caballo and my assistant, Heliander Balana. Siya yung Yan TV na laging kasama sa vlog ko. sa Darius TV tuloy sa Darius videos ko. And thank you for watching guys, sana may natutunan kayo sa video na to. And kung may tanong kayo, please comment lang down below and please subscribe and like. Thank you, sa susunod ulit, bye bye.